Kung bago ka pa lang sa ating channel at hilig mo ang mga ganitong kwento, inaanyayahan kitang pindutin mo ang subscribes button dyan at pakikalimbang na rin ang kampanang makikita mo dyan sa baba para pag may bago akong videong kagaya nito, ikaw ang unang makakapanood. Ating bida ngayon ay sobrang sumikat noong 70s hanggang 80s. Marahil ang mga tita o tito mo o maging ang iyong mga magulang ay sobrang inaabangan ang kanyang mga pelikula. Isa na nga dyan noong nagbida siya sa pelikulang Annalisa. Marahil may idea ka na kung sino siya. Siya lang naman si Julie Vega. Si Julie Apostol Pestigo o mas kilala bilang Julie Vega ay ipinanganak noong May 21, 1968. Siya ay nag-iisang babae sa anim na magkakapatid. Si Julie Vega ay naghakot ng sari-saring parangal kagaya na lamang ng mga Famous Award na iginagawad lamang sa mga magagaling na artista sa Pilipinas. Unang ang nadiskubre si Julie Vega noong 1975 habang nagpe-perform siya sa isang Christmas party event na napamangha ang mga direktor na si Lamberto Avellana at si Boots Anson Roa. At sa edad na anim ay nag-umpisa ng maging commercial model si Julie Vega sa pamamagitan ng Pure Foods Company at Band Aid Company. Nagtagal, lumabas na rin siya sa isang pelikula na pinamagatang Ang Pag-ibig Ko'y Huwag Mong Sukatin na kung saan ginamit niya ang screen name na Darling Postigo. At dahil na rin sa angking galing ni Julie Vega sa pag-acting, binigyan na rin siya ng big role sa pelikulang Ang Mga Mata ni Angelita noong 1978 na talagang pumukaw sa ating mga damdamin. At dahil sa sobrang kasikatan nga niya, iba't ibang mga proyekto na rin ang kanyang natatanggap. At sa sobrang busy nga ng kanyang karir, kinailangan niyang bitawan ang malaking role na sa Flor de Luna. Gumanap din naman si Julie Vega sa isang soap opera sa GMA Network na pinamagatang Annalisa na talagang pumintig sa puso ng mga manonood. At sa sobrang kasikatan nga niya, ginawaran na rin siya ng dalawang Famas sa pelikulang Durugin si Totoy Bato at Ang Mga Mata ni Angelita. Naging best child actress din siya sa mga Basang Sisiw at naging supporting actress naman siya sa pelikula ni FVJ na Isang Bala Ka Lang. Rin siya ng kontrata sa Regal Film sa producer na si Lily Monteverde na mas kilala bilang film owner since 1962 pa. At kasabayan niya rin pumirma sina Janice de Belen, Maricel Soriano at Snooki Serna. Maliban pa nga sa pag-arte, pinasok na rin ni Julie Vega ang pagiging mang-aawit. Bagamat gusto niya itong i-give up, ngunit pinalakas naman ang loob niya ng kanyang kapatid na si Joey. At nagsimula ng mag-aral ng voice lesson si Julie Vega sa ilalim ni Cecil Azarcon. Karamihan nga sa mga inawit ni Julie Vega ay ginamit din na theme song sa kanyang mismong mga pelikula, kagaya na lamang ng Dear Mama, Where Love Has Gone, Don't Cry For Me at Iiyak Ka Rin. At hindi rin naman talaga maitatanggi ang angking galing sa pag-awit ni Julie Vega, kaya ito rin ang naging dahilan para madiskubre siya ni Bong Carrion at gusto siyang kunin para sa Emerald Recording Company. At di naman nagtagal, nabigyan siya ng isang kanta ng Emerald na sobra talagang tinangkilik ng mga tao dahil sa madamdamin nitong mensahe. Ito ang Somewhere in My Past. Bagamat sobrang busy man ni Julie Vega sa kanyang showbiz career, ninais pa rin itong tapusin ang kanyang pag-aaral at nakatapos siya ng high school sa St. Joseph College.
At noong nga makagraduate na si Julie Vega noong 1985, bigla siyang may inindang sakit na bigla siyang nahihilo at nawawalan ng balanse sa kanyang katawan. Dali-dali naman siyang sinugon ng kanyang mga magulang sa isang pribadong hospital at napag-alaman na meron siyang demyelinating disease, isa itong uri ng sakit na unti-unting kinakain ang nervous system natin at unti-unti kang manghihina at makakarandam ng bigla ang pagkapagod. At napag-alaman ding meron siyang avian burial syndrome. At ilang linggo lang ang lumipas, unti-unti nang lumalala ang kondisyon ni Jolie Vega. At sa sobrang laki ng gastusin sa hospital, nahihirapan na rin ang kanyang mga pamilya na tustusin ito. At hindi naman nagtagal, ilinipat na si Julie sa Lung Center of the Philippines. At habang nasa ospital nga siya, bandang alas 5 ng hapon, araw ng Lunes, May 6, 1985, idiniklara ng mga doktor na patay na si Julie Vega at ang ikinamatay niya ay ang cardiac arrest. Maraming mga Pilipino ang sobrang nalungkot sa nangyari kay Julie Vega. Isa na riyan ang mga fans niya at mga malalapit sa kanya. Ngunit iba naman ang pahayag ng mga katrabaho at kaibigan ni Julie ayon sa pagkamatay niya. Ayon sa mga ito, noong gumaganap si Julie sa isang pelikula na pinamagatang Loving Your Helen, na kung saan gumanap siya dito na isang babaeng sinasapian ng mga demonyo na ipinilabas sa GMA Network noong 1980, ginawa nila ang palabas sa isang lumang bahay sa Mount Manalmon sa San Miguel, Bulacan. Ayon nga din sa mga ito, bago gawin ang pelikula, napaka-active at energetic fan ni Julie. At pagkatapos ng isang set lamang, napansin na nila na biglang tumatamlay at agad na papagod si Julie Vega. At ayon din sa mga cast na ito, nasabi pa raw ni Julie Vega na may nakikita siyang maliliit na bata na may mahabang balbas sa parting banyo na ginawa lamang ng isang crew. At ayon din nga sa mga mismong tao, na malapit na naninirahan sa abandonadong bahay na pinagset ni na Julie, marami raw mga engkantong naninirahan doon at tila nagambala nila ang mga ito. At di naman nga rin nagtagal, ayon din sa mga albularyong nagpunta sa naturang lugar, andun pa daw ang kaluluhan ni Julie Vega at kinuha lamang ito ng mga engkanto at ang kanyang katawang lupa ay buhay pa rin magpahanggang sa ngayon. At habang nga binabanggit ito sa ina ni Julie Vega, napansin niyang malatila malas ang bahay na nabili ni Julie Vega dahil pagkatapos nga itong mabili, namatay rin ang isa nilang kapatid na kung saan sinaksak ito. At doon din pumasok sa isip ng ina ni Julie ang sinabi ng manghuhula noong kumonsulta siya dito na kung sino ang pumasok at sumaksak sa kanyang anak. Ang sabi ng manghuhula sa kanya, "Mrs., may anak ka bang babae?" "Meron po, ingatan ho ninyo siya at ipagdasal. Malapit na siyang mawala sa inyo." At sobrang ang kalungkutan ang naramdaman ng ina ni Julie Vega kung bakit sinapit ito ng kanyang pamilya. Bagamat dalawa ang kwento sa pagkamatay ng sikat na aktres na si Julie Vega, sobra pa rin siyang minahal ng mga tao magpahanggang sa ngayon at inaalala taon-taon ang kanyang araw ng pagkamatay. At dito ko na nga tinatapos ang ating kwentuhan patungkol kay Julie Vega na sobrang sumikat noong 70s hanggang 80s. Sana may natutunan kayo sa ating paksa ngayon. At ito ang iyong kaibigan na nagsasabing, kay Catalino, palagi kang matalino. I'll meet you just tonight, but I keep on